For the Beatrix, magkakaroon din sila naman sila ng big wave clear potential na meron din naman sila in like the previous games, previous matches na nasaksihan natin from a while ago. Pero dito sa kabila, they pick up the Barats for themselves. We still are not sure kung ito ba yung kanilang magiging jungler. Ito yung sinasabi mo kanina na adjustment na nangyayari kay Carl TC kanina nung game number 1 ay nag-akay siya. Posible na for game 3 siyang maging Barats. Wow. This is a big adjustment mula kay Carl Tusok na mukhang nagmamature na talaga as a jungler and as a player in general in Echo. And this is game number 3. Crucial to para sa mga Orca dahil nanalo na sila ng game 1 and 2. Pero mas pinakrucial pa for RSG Philippines considering na kailangan na nilang manalo ng 3 games ng tuloy-tuloy para manatiling buhay sa upper bracket. Hindi to katulad ng kahapon na kapag natalo ka, uwi na talaga. Because this time around, kapag natalo ka sa match na to o sa serie na to, may lower bracket pa naman. Let's get it on. Game number 3, anong ma-expect natin dito sa early game? Adjustment are gonna be of utmost importance, lalo na ngayon kung sisilipin mo Benny Cutie using that avarice as the emblem. So talagang kailangan siya maalagaan ni Yawi na naka-pull yourself together din naman. So at some point, mas mabilis yung magiging cooldown, lalo na nung ultimate and spawn time. Pero kita mo naman, suntukan agad, applying pressure dito sa bandang ibaba. Yan ang difference maker dito na posibleng gawin ng RSG. Naninigurado sila na hindi masyadong malulugi yung Esmeralda, but even if nabawasan ng Cho yung Esme, dumudugo talaga. Nats already in a significantly low HP pero mauuna siya mag level 2 kaya makakabawi siya ng konti. So far, Echo and RSG, this is playing out as usual. Kumbaga wala namang kakaiba na nangyari for now. Oo, iba yung playstyle na ipapakita ng both of these teams ngayon eh. Very different kind of draft mula doon sa first 2 games. And nagbabalik nga dito yung shotgun ni Eman na maaari nating makita mamaya. Pero ngayon, mukhang mahuhuli si Light. Matatrap ata siya sa kamay ni Carl TZ. Inaapak-apakan. Pero mukhang makakatakas pa with a Shunpo and Jeet Kune Do combo. Echo, nagiging aggressive sila. Pero ngayon nakikita natin yung kalamangan e pumupunta sa side ng RSG with a gold. Sanford mukhang ita-tower dive sana ni Demon Kite pero kinansel na niya yung call na yon. At napakaganda ng pagtakas ni Light doon kasi kung ako yun, kinabahan na ako eh. 50 HP na kapag shun po Jeet Kune Do around that wall and that means wala pa rin first blood na magaganap. Magkikita ang dalawang junglers for this coin grab at maukuha ni Carl TZ. Bukod doon sa nabanggit mo kanina, mirror tactics din yung ginawa nila. Halos 3v3 or 2v2 yung nangyayari sa parehas na parte ng ating mga side lane. And in addition to that, there's also a significant advantage when you talk about Carl TZ. Like, yes, merong mobility na dala itong si Demon Kite when using that Karina. Pero yung Demon Slayer emblem kasi ang laking tulong. Tingnan mo yung Turtle Fight. Nakaagawan na naman sila dito. Pero mukhang may habulin dito si Sanford. Demon Kite, mas zone out. Pero mukhang nasipa si Yawi. Kaso may Fatal Links na ganti. May altar nga lang, pre. Demon Kite, umikot lang pala para kunin yung pagong. Pero ngayon mukhang may Light. Meron of Flicker, makakatakas. Pero mukhang hindi magiging enough yung FSM Strike. Tuloy pa rin na bakbakan. Pagkatapos ng lahat ng yun, ngayon pala nakakuha ng first blood. RSG Philippines getting the first blood, Aray! Getting the turtle. Pero napakasakit ng Lilia Boy. Si Sanford, papasok pa pero makakatakas na si Aqua. That is another kill going to the hands of Sanji 2-0. Demon. Akala ko maaabot niya pero hindi niya nakuha. Kaya napatahimik ako ng kaunti. Pero yung nangyari kasi during that time was it was a good RSG turtle take. Pero Echo again, counter attack talaga yung nagiging galaw nila. Even though ang nagsimula ng laban is yung Aqua together with that cult altar, Echo managed to make that expire as soon as possible. Nang sa ganun ay makapalag talaga sila kaagad and use the kits available for each and every one of them. Great take mula kay Demon Kite. First turtle of the game again napunta sa RSG Philippines. But as you said, Sona, Echo mukhang ang call nila doon ay hero. Ay. At ito na, Eman with the sniper shot. Alam kong nasan si Benny Cutie. And as we're seeing this, yung Beatrix, kumbaga talagang nakakasabay pa rin even against Benny Cutie in this game. Wala pang solo kill na nagaganap. Oo, kuha pa rin talaga nila yung Mastery versus Demon Kai! Napatay pa dito ni Sanford. Ako po, trade na yon. Eh, talagang lamang ang Echo. Wala yung jungler 2v1 situation pa yung nangyari ngayon. Sama-sama na ang Echo dito sa may bandang gitna at nag-aabang lang sila nang pwedeng mapatumba. Pero ngayon, naaalagaan at anlay walang iba kundi si Benny Cutie
Napakaganda ng nagiging palitan, pero again, surprising. Lamang ang RC Philippines ng konting gold. And this is because of their objective taking. Mm-hmm. Carl Pizzi, nilish lang ng konti. RSG pa rin ang nakakuha nun. Sisimulan nila ang turtle at Carl Pizzi ang hihila nito patungo sa mga orca. Just a 700 gold lead here for RSG. Yawi, hinahanap si Demon Kai. Here comes the ulti. Pinatal links palayo para nga makuha ng safe ni Carl Pizzi yung pagong. Pero dati sa trade, sinacrifice ni Yawi yung sarili niya para sa objective na yon. At ngayon, equal na naman. Yung 700 naging 200. And this is the same trend from game 1 and 2. Nakita talaga natin kung gaano kalapit ang dalawang teams na to. Hindi lang obvious sa score dahil Echo, they always found that one big play na nagpa-2-0 sa kanila. And RSG, backs against the wall, kailangan nilang makabawi this game. Sacrificial play ang ginawa dito ni Light during that time. At bukod pa doon, hindi mo rin makapansin na si Carl Tizzy, wala pa siyang first item. Pero yung durability talaga na dala ng isang Baratsay, aasahan mo sa kanya for most of the time. Kaya naman ngayon, handa siyang humarap every single chance na makukuha niya. But in the same way, para naman sa kabila, RSG Philippines, Eman and Benny Cutie both have secured their Demon Hunter Sword. So ngayon, nagkakaroon na sila ng enough attack speed, enough capabilities para magkaroon ng mga wave clears. Pero pansin mo, ando na naman. Hinuli na naman na mag-isa dito si Light, pero mukhang nagkamali ata ng pag-atras dahil napunta siya doon sa kabilang banda. Pero si Light, makakatakas pa nga ba? With that shot, Light Rush Shield! Buhay pa rin si Light! At ito na yung clapback, Nash with a falling Star Moon! Demon Kite with a kill! Si Yawi may iipit na rin! At mukhang magtutuloy-tuloy na ang mga Raiders! Baby! Sandford goes in! Tatama yung Abysm Stride! Demon Kite buhay pa rin after taking those kills! And Nats, it's Sandford! It's a 2v1 in the mid lane! At kailangan na tumakas ni Sandford dito, pero hahabulin lang siya ng konti! And that is RSG Philippines with a highlight play! Beautiful save coming in from the rest of the members of the Raiders! Kasi napansin mo, si Light kamunti ka na talaga eh! Bonus pa, wala pang Cult Altar itong si Aqua during that specific fight, pero nabaliktad nila just because nawala yung target nila at nakatakas ng mabuti. So Demon Kite talagang nakapatakbo at naatake niya yung iba sa mga members ng Orcas, and that also resulted doon sa top lane turret na natanggal para sa Orca. In Light, in that entire play, literal 50 HP, nakatakas pa rin, nag-commit na ng sobra mga Orcas. Sisimulan nila ang Pertel, pero si Demon Kite! Kuha na naman ni Demon Kite yung bagong, pero ngayon may setup din na gagawin dito si Yawi, pero tuloy pa rin. Bagsak si Light, tuloy pa rin ang bakbakan. Wala na ngayon. Kuha na naman yung mga palitan. 2-for-1 trade. Wala si Benny Cutie sa eksena, pero nakakuha si Nats ang kill. Ngayon, andito yung mga paputok na daladala ni Sanji, pero habang nangyayari ang lahat, ginawa lang naman ni Benny Cutie ang kanyang trabaho. Basagin ang tore sa gitna. It's a 2-for-2 in terms of kills, pero RSG makakakuha ng second turn of the game. At sabi ni Echo, hindi pwedeng 2-for-2 tas wala kaming objective. Kumuha din sila ng turret. And these teams are displaying excellence in making two plays in one. Laging may bonus na nangyayari. Benny just doing his thing. Dalawang tore na kagad ang kanyang napabagsak, both doon sa gitna at sa bandang itaas. Pero ganun din naman ang gagawin ng RSG. So side lanes are out, pero lamang pa rin ang Echo, given na wala nang gitna ang side ng RSG. This gives them more access later on, pero andun yung kagat. Hinuli naman mag-isa, tapos ngayon kinuha na. Andito yung Detonus Welcome, pero sinipa si Carl Tizzy, Benny Cutie. Mapabitawan niya yung Blazing Duet. So it's time for RSG to go in for the raid. Kaso nga lang maaaring maipit si Demon Kite sa pagbunta ng taas. Flickerhead si Sandford. Hahabulin si Demon Kite, pero sobrang bilis tumakbo. Tila ba nagbaraton? Kaso nga lang nagigitan. Tuloy pa rin ang bakbakan. At dalawa na ang bumagsak sa RSG Philippines. Kailangan na nilang lumayo dahil mga orka ang nanaig sa laban na yon. Demon Kite and Nats out. Echo going in at babagsak na rin ang gold lead ng RSG. Mechanical display ang naipakita ng Echo during that time. Alam naman nila na wala nang ibang pupuntahan si Demon Kite kundi pabalik lang din sa amin. So inabangan na lang nila doon sa portion of the map na talagang doon na siya ma-ambush, and it was just out for RSG Philippines with the lack of damage na meron sila. Kailangan na talaga nila mag-disengage, pero nahahawakan pa rin ang RSG pa unti-unti yung gold lead na meron tayo. Tinan mo naman, 65 gold lead, pero ngayon lilipat na sa Echo. Sobrang just because of the objective takes na ginagawa ng parehas na kupunan. Sobrang dikit na laban na to! Yawi!
Yawi na naman with the Fatal Links. Pero gagawin lang na ulit ni Light yung ginagawa niya kanina na pagkuha at pagtakas. Wow. Ngayon, maaari nang bumawi ang Raiders. Yawi! Si Yawi na pa-flicker na rin. Pero Benny! Star mo pa. Benny Cutie dito ang bibitawan niya. Kaso nga lang may Lord na kinuha dito. Si Carl Hammond nangyari ang lahat. A massive strike coming in from Sanford. At nasa lise ng Orca ang mga Lord si Emma na ata with a win of nature. Pero hindi yata yung sapat. Babagsak din naman si Sanford. It's a 1-4-2 for now. At si Echo Philippines kailangan na tumakas si Carl Tizzy. Si Sanji, yung slow lang ang tatlo. Pero makakapag-back na sila. At nasa lise na ang Lord. Tumibi pa nga. And this is personal. This is the House of Highlights. Reinventing themselves once again. Kita mo sobrang hati nung naging laban during that time si Carl Tizzy and si Sanford nandoon sa may Lord Pit. Inaasikaso nila yung trabaho na dapat. Tapos yung iba, nagwe-welcome sa bisita. Sige, dito po muna kayo pumunta. Bawal po kayong pumasok doon kasi may ginagawa pa po. Kaya ngayon, yung iba sa mga members kayo ng RSG Philippines needs to back away as Echo sila naman ang kakatok sa pintuan ng Raiders. It's the Echo heist na lorda ng RSG Philippines habang tumi-team fight, a 2-in-1 play. At si Light nang bebait na naman. Magiging sapat nga ba to? Light, kailangan tumakbo. Sanji with a slow. Sanford with the play! Inulit lang nila yung ginagawa na kanina at bagsak na ngayon si Light. May Daytona's welcome. Kain, Dura, pasa sa kabila. Pero andito naman yung Bowie din. Andito yung Kelly Demon Kite. Masyado ata kayo na masobra. Raiders ngayon ang magwawala. House of Highlights, pinakitaan ng Raiders. Benny. But it's a 3v1. Natunaw. Benny Cutie with a 50 HP. Demon Kite naghahanap ng reset. That's one. He's looking for two. Hindi, makakasin niya. Si Sanji na yung pangatlo. Demon Kite, kiting three members from Echo. Hear the crowd roar. 14-11 ang kill score. Napakalapit ng laro na to. RSG Philippines, they refuse to go down. Echo Demon Guide says no, no, no. Yan ang naging sagot niya. Automatic. Just take a look at the instant replay na naibigay sa'yo ngayon ng Samsung. Kita mo, nuts out playing every single one of them. Pero hindi niya naabot at at certain point at nabuhay pa si Benny Cutie. Pero because of that BMI na lumipat siya doon, mas napalapit siya ngayon kay Demon Guide. At mas nalagay sa alanganin ang Raiders at umabot na sa point na RSG naman ngayon ang may hawak ng momentum kahit na Echo pa rin ang nagdadala just because of the fact na meron silang objective or meron silang butas na mahanap doon sa gitna dahil wala inhibitor turret. Another reset in this game at Luminous Lord pa lamang. Ang dami nang nangyari. 12 minutes pa lang pala. And this is it. A Luminous Lord coming up in 12 seconds. Echo Philippines ang mauuna around that area. Again, this is still around the mid to the late game. Pero ramdam mo na parang ultra late game na ang mga bakbakan nila dito. Sisimulan na ng Echo. Hihilain nila ata ng pakunti. And this is Echo starting the Lord. Makukuha kaya tila ng libre? Ito yung simula ng pagpapainit ng dance floor. Kasi ngayon, nandito na naman silang muli. Posible na makuha nila ito ng libre. Pero walang or merong magiging sagot ngayon ng RSG. Hindi pa sila nakikita. Iniisip ng Echo ngayon na posibleng i-rush natin ito. Pero nagpakita na si Light. Nagbibigay lang naman ng info, pero mukhang napasobra na naman ata. Napa-flicker Abyssum Strike. Bagsak ata si Light, pero mukhang napalitad pa. Light is still alive. Si Sanford yung napatumba. Agawan Lord na naman ang mangyayari. Na-reset sila dito. Fatal Link sa kabila. Balik na naman with the black shoes dito si Sanji. Pero si Eman kailangan dumistansya. Si Benny Cutie dinidikitan. Sobrang lagkit na naman ni Nats. Nats going in for Benny Cutie. And finally, he goes down. Napakunat ni Nats. At tatlo na yung nazo-zone out niya. Pero hindi sisimula ng RSG Philippines ang Lord. Re-respetuin pa rin nila ang Echo. And so far, another momentum shift. Akala natin Echo na. Pero RSG PH, mukhang sila naman pala ang susugo this time. Great access coming in from Nats. Meron siyang backstage access eh. Kasi nakuha niya kaagad doon sa bandang likuran yung main damage dealer. At ngayon nakuha nila yung Lord. Nahuli na ng bagya ang Echo dito sa pagsili. Pero may Daytona's welcome. No! Hindi matutuloy. Na-cancel bigla.
Wala si Carl Teezy at mukhang RSG Philippines na ang hawak ngayon ng momentum. Sila ang may control ng tempo. Echo ngayon ang dedepensa. A crucial game number 3 for the Raiders. Kailangan nila manalo ng 3 games tuloy-tuloy para manalo sa serie na to, and it's one step at a time. Kailangan nilang manalo in this game number 3 para umabot to ng game number 4 and 5 at na-secure na nila ang uling Luminous Lord of the game. Disiplina ang ipinakita ng Raiders during that time. Alam nila na wala si Cartesi, tapos hindi nila kailangan magmadali sa pagkuha ng Lord. And then right after that, kinuha nila si Cartesi, na paligiran siya agad. And this is now momentum shifting to the side of Raiders. 2.5K ngayon ang kalamangan nila in terms of the gold. Let's see kung makakabasag sila ng inhibitor. Parang siso talaga ang serye na to. Bawat laro, taas, baba. Hindi mo makita kung sino nga ba ang lamang. But look at the wave clear coming in from Echo. Iba talaga ang nade-deliver ng Lilia. Pero tuloy pa rin ang push. Makakaisa pa doon sa taas. Mid lane naman ata ang call. And magbaback na ang Raiders. Another reset in this game. Sobrang commendable ang ginagawa ni Light kanina pa, na sobrang tapang niyang sinisilip yung kampo ng Echo. And eventually, nabibait yung Echo na habulin siya. Mm-hmm. Tapos ang nagiging ending, sila pa yung nadidisgrasya. Kaya naman yung RSG Philippines, sobrang kailangan nilang maging maingat din, kasi nga masyado nang nanggigigil yung kabila. May conceal play sila, hindi counter-attack! Counter-attack nga talaga! Fatalix bibitawan, pero may count-outer ng binitawan din. Ito si Aqua, tuloy ang bakbakan. Sila! Light sa gitna, may double knock up with a kick kundo. Pero ngayon, papaback away. Ngayon ay didistance siya. Gagawa naman sila. Bagyo Benny with a blazing duet. Pero ngayon si Light ang wala. Dalawa ang tumba. Evan na naman magwawala. Evan with a crucial wind of nature play. Na-cancel lahat ng mga physical damage sa mukha niya. At dahil doon, isa lang ang babagsak sa mga Raiders, sa tatlo naman sa mga Orca. Top lane ang call ng mga Raiders. Gusto na nilang manalo. Makakapag-reset nga ba sila? Yawi, habulin si Evan with a star! Inabutan siya, pero mukhang napapigil bigla. Meron niya lang ngayon. Falling star mo kami from Nuts. Si Yawi din ay mawawala again and again. Eman showing us anong nerf. Ito yung counter sa counter-attack, sabi ng RSG. Automatically, killing spree ang naibigay ng iba sa mga members ng RSG. Nakakuha na sila finally ng inhibitor turret na makakatulong sa kanila later on. And this is again a tied ball game, given na walang tigi-isang inhibitor turret sa parehas na kupunan. Pero when you take a look at it, RSG already with the lead just because of the huge swing na paulit-ulit nilang ginagawa. Extended team fight is the name of the game. 5K gold lead para sa mga Raiders, pero Lord ay sisimulan na rin ang RSG. Makakakontest nga ba ang mga Orca? Mukhang hindi nga sila makakalapit. Woo! Free Lord for RSG Philippines. Wow. As this is the biggest lead of the game. A 6.8K gold lead for RSG. But Echo, mukhang may gusto silang gawin dito. Kahanap? Mukhang i-go-go talaga nila eh. Pero hindi sila nakahanap ng miyembro. Kaya naman ngayon, waiting game para sa Echo. Kasi may Lord na kasama yung RSG Philippines. Medyo makunat-kunat na to. Kahit sabihin natin kanina na medyo maaga pa, ngayon, nakapag-ipon na at nakapag-imbak yung RSG Philippines. Ready na sila. Kompleto si Ricados ang arsenal para sa raid. Dito mo malalaman ngayon kung enough ba ang magiging wave clear potential na manggagaling sa Echo, given that they have the Claude, they have the Lilia, and meron din silang durability na manggagaling kay Carl Teezy. Pero built up na ang iba sa mga members ng RSG, most especially itong si Emma na 4-2-8, ang laking tulong ng Marksman Emblem na meron siya. Pero magsisimula ng paunti-unti yung laban at umiisa-isa ang Raiders. Massive push here for RSG Philippines. May Lord sila sa taas. Ano kaya ang gagawin nila sa mid and bottom lane? Mukhang matutunaw din lang ang Lord. But RSG Philippines, they're one big push away from not starting this sweep to happen. Kailangan nilang madeny ang Echo Philippines if gusto nilang manatili sa upper bracket. Look at the damage coming in from the Renner. Literal na kalahati buhay ni Benny Cutie. Kung titingnan natin na maigi, kung dalawa lang walang cooldown, yung dalawang bala lang talaga. My goodness, iba na yung damage na naibibigay nitong si Eman. Pero tingnan mo, ito yata yung counter attack. Anong mangyayari sa anti? Ito naman yung bawi nila. Pero ngayon, wala silang mahanap.
Light na naman, napasipa! Nahuli niya si Sanford! Ito na nga yung sama-sama game mula doon sa RSG Philippines. Si Natsi di mauhuli ng Daytona's World Cup. Magmukhang magdidikit-dikit pa sila. Na-cancel yung Blazing Duet! And unstoppable na dito si Eman! Tatlo na bumagsak sa mga Orca and RSG! Gusto nila tapusin to Falling Star Moon with a two-man knock-up as well. Five people in the mid lane. May isang Siege Minion. Tatangkin na ata nila to. May isang wave. Siege Minion lang. Yung wave medyo malayo pa. Echo, Carl TZ, they clear it out. Pero si Yawi, haharangan niya. Pipigilan niya ang push. 20 seconds ang kailangan nilang bilin. Ngayon talagang hinarangan niya na pa-flicker out pa. Pero may sipa, may isang kanyo na matitira. Si Eman dito, naka-shotgun na. Abangan niya. Sina-shotgun lang ni Eman. Isang minion lang sa bat na.